Matapos ang masusing pag-aaral sa mga ebidensyang iniharap sa hukumang ito ng mga nasasakdal sa kasong panggagahasa at pagpatay kay Rosemary Rivera Llanis na natagpuan sa isang lumang bodega sa Pandacan, Manila noong Pebrero 21, 1996. At dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya at testigo ng kabilang panig, napagpasyahan ng hukumang ito na ang tatlong nasasakdal na sina Jeffrey Santos Soler, John Agustin Suarez at si Geraldo Parian Bautista ay pinawawalang sala ng hukumang ito sa kasong nabanggit. Nilagdaan ngayong 19 ng Abril 1997 ng kagalang-galang na hukom sa Samuel Gueco, lungsod ng Maynila. Naniniwala ka na sa akin, panyero? Ricardo, bakit ganun? Kumawa ka ng paraan para maparusahan yung mga yan. Attorney, it's unfair. Hindi makatarungan ang desisyon ng korte para sa aking anak. Bakit, Mr. Llanes? May gusto pa ba kayong patunayan? Huwag muna kayong magsaya, Congressman. Hindi pa kayo nakakasiguro sapagkat iapila ko ito sa Korte Suprema. Ang okasyon nito ay selebrasyon sa pagkakabsuelto ng aking anak at ng kanyang mga kasama. At tuloy para ikumpirma ang pagkakandidato ko bilang senador. Maasahan ko ba kayo? Maraming salamat. Alam kong hindi niyo ako bibiguin. Tuloy ang kasayahan! Okay. Bilang tayo! Yes. Dad, totoo bang pagbabakasyonin mo kami sa rest house? Pambihira naman, Dad, oh. Alalaya lang namin. Kukulong mo na kaagad. Paano ba ito, Uncle? Baka naman pwedeng humirit. Huwag na yun. Sa ibang araw na lang. Di ba, Jerry? Basta ako. Buo na sa loob ko. Uuwi na lang ako sa probinsya. Hoy, magsitigil nga kayo, ah. Hindi na kayo nahiya dito kay Congressman. Ginawa na nga niya lahat ng paraan, eh, para mabsuelto kayo sa kaso. At isa pa, kung gusto lang naman nyo ng happenings, yan lang ang hanap nyo. Ako ang bahala sa inyo. Pero Congressman, dapat rin natin consider ang banta ni Llanes tungkol sa pag-apila niya sa Supreme Court. Kung ako sa inyo, hindi na natin dapat pagtagalin ito. Isang salitaan nyo lang. Kayang-kaya kong... Brando. Konting preno ng salita. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan yan. Gawin na nilang lahat ng apila. Siguradong ubos ang pera nila. At sa inyo naman, Jeffrey. Pansamantala lang naman itong bakasyon. Mainit pa ang issue tungkol sa inyo. Sa sandaling lumamig, balik na naman kayo sa dati niyong galaw. Okay? Okay, Dad. Huh? Thank you, ha? Esther, ano nangyayari sa'yo? Halos hindi mo makain ang pagkain mo. Siguro, Daddy, naaalala na naman ni Mami si Ate Rose. Mm-hmm.
Mahiwalay na muna tayo. Uwi na muna ako sa probinsya namin. Bakit? Dininervous ka ba? Absolto na tayo ah. Hindi yan eh. Nakukonsensya kasi ako eh. Pinakinggan. Pagkatapos, pinatay niyo pa! Hindi konsensya yan, Jerry. Takot! Gusto mo bang pasinuhin ko yung nervyo sa katawan mo? Ha? Jeffrey, kapag tunuloy mo yan, panibagong kaso na naman yan. Jeffrey, anong ginagawa ng taong to dito? Kung nalilang niyo hustisya, ako hindi. Ano bang pinagsasabi mo, Rodel? Nasisira na ba ulo mo? Kung may sira ulo rito, kayo yun. Jeffrey, nasisira na ang ulo natin. Sira pala, ha? Alam ko, umalis ka na. Pumunta ka sa lugar na malayo na hindi ka nila makikita. Baka mamaya, sa'yo pa'y binta ang pangyayaring ito.